another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and the drinking in, I know I will never be alone. Come on! There was another in the fire, sitting next to me. There was another in the walls, moving back the sea. Should I ever need a reminder of how I've been set free? There is a cross of bits of another in the fire, standing next to me, being another.
Good evening po sa inyong lahat. Our topic for today is about the significance of a tested or proven faith. Ang kahalagahan po ng sinubok, yan, subok na pananampalataya. Lahat po tayo ay mayroong pananampalataya o pananalig. Merong ordinaryong pananalig tulad ng sila po ay naniniwala sa kanilang kakayanan, personally, sa kanilang ability, sa kanilang connections. Kasi pagka ma-impluensyang tao, inaasahan niya rin yung kanyang mga kasamang may connection sa mundong ito. Sa kanyang lang mga kaibigan, pamilya. At ito po yung mga ordinary faith. Even sa grupo ng ateista, meron silang tinatawag nilang kanilang pananalig o pananampalataya. Dito po sa ating pag-uusapan ay ito po yung hindi ordinaryong faith, but it is a tested or proven faith. Ito po yung faith na naka-anchor doon sa timeless nature of Christ. Yan. How do you know that our faith in Jesus Christ will hold up during the storms of life? No? During sa pag dumating yung mga pagsubok o bagyo sa buhay. Dito po matetest kung sino po yung tunay o yung totoong may faith na kung saan ay naka-anchor doon sa timeless nature ng ating Panginoong Jesucristo o naka-anchor doon sa kanyang mga mayayamang mga salita. Bakit kailangan ko magtiwala, no? Sa hindi ko nakikita? Yan. So, sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 1 sa NLT, so New Living Translation, it is the confident assurance that something we want is going to happen. Ayan. Dito ang definition ng faith is assurance that something is going to happen. Ayan. And two is the certainty, yung kasiguraduhan sa ating mga inaasahan. The certainty of what we hope for is waiting for us, even though we cannot see it up ahead. Kahit hindi pa natin nakikita, na merong assurance, merong kasiguraduhan na it will be happen. So, dito po sa ating pag-aaralan ay si Peter na sumulat po nito ay meron ding karanasan na sa kanyang maliit na pananampalataya hanggang sa subukin yung kanyang pananampalataya ay naranasan niya po yung magtiwala. Naranasan niya po yung sumampalataya doon sa kanyang Panginoon, you know, ng Panginoong Jesucristo. Tulad po na example doon sa bangka na kung saan ay mayroong nangyaring bagyo o storm habang si Peter ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. At nung siya ay malapit at nakita niya yung mga malalaking alon, malalakas na hangin, no? Siya ay na-distract, no? At siya ay lumubog. At ang sabi ng Panginoon, maliit ang iyong pananampalataya. So doon ay na-experience ni Peter na kung papaano yung kanyang pananampalataya ay na-test, no? Hanggang doon sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Napatunayan niya yung experience niya sa mga trials, sa mga pagsubok sa kanyang pananampalataya ay siya ay nagtagumpay dahil po kay Kristo. Ayan. Kaya yun po yung experience ni Peter, buhay. Kaya niya naisulat itong ating pag-aaralan ngayong gabi. Napakahalaga po na kailangang subukin. Eh, meron na akong pananampalataya, ba't kailangan pang subukin? No? So, meron pong layunin ng Panginoon, meron pong mahalagang gustong iparating ang Diyos na ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya po, dito sa 1 Peter chapter 1, verse 7,
ng New Living Translation na ating pag-aaralan ngayong gabi ay sabi rito, "These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold." Dito po sa unang bahagi ng talata ng verse 7 ay mapapansin po natin yung isang malaga. Ayan. Bakit po kailangang subukin o masubok yung ating pananampalataya? So dito sabi, it is valuable. Pag sinabing valuable is mahalaga kasi inalintula doon sa kahalagahan ng purified pure gold. Ayan. Muna, pag-usapan muna natin yung kahalagahan ng gold. Bakit ang gold ay mahalaga, precious, at bakit mahal ang gold? Ayan. Na binanggit dito ni Peter. Ang gold po hindi makikita everywhere. Sa kalsada man o sa ibang na kilalalakaran mo, may napulot kang ginto, pag binenta mo yon ay pera na agad. Hindi po ganun. Ang gold po ay minimina po yan, nasa ilalim po ng lupa yan. So, kung pag-aaralan po natin yung konti, yung pagmimina ng ginto, una ay ine-explore muna yan kung saan meron ng ginto. Kaya dito sa buong mundo, ang mga merong ginto ay sa mga bansa na mararaming mga mina ng ginto ay tulad ng China, na kung saan ay makikita dyan yung mga number one sa pure gold dyan 24 carats. Yung North America, ay South Africa, Canada, yan, Russia, Australia, yan may mga magagandang mina ng ginto. So, pag sinabi mong ine-explore yan, malalaman, maging dito sa Pilipinas, malalaman kung nasaan yung mga mina ng ginto na pwedeng kunin. So una, ine-explore yan. Ikalawa, dinidrilling yan. After ng mga permits na kailangan sa DNR, di-drill na yan. Di-drilling yan. Pagka-drinil yan, iba-blasting yan. Ibig sabihin, pag may mina ng ginto ay hindi madali. No? Merong tinatawag na underground mining at merong tinatawag na open pit mining. Yung open pit mining, yung kita yung babaw, sisirain mo yung masisira yung ibabaw ng bundok at sa ibabaw, may minahin mo ng minahin hanggang sa lumalim. Pero dito sa underground, na madalas na ginagawa sa pagmimina ng ginto ay through boring. Yan. Binobore yan, kinukuha yung mga boulders o mga rocks na may mga ginto, then ikinakrush yan na nagiging gold ores. Tulad sa picture, yan yung mga gold ores, yan yung mga maliliit na sizes na ng mga rocks na kung saan makikita nyo dyan may ginto, may copper, minsan mayroong silver, minsan may manganese, antimony, iba't ibang klaseng metal na naan dyan. At pagkatapos dyan, ika-crush pa yan, pupulbusin yan, ipupulverize yan up to smaller pieces na kung saan ihugasan pa yan ng chemical tulad ng cyanide na para mahiwala yung kanyang mga metal at pati yung mga impurities. At para tuluyang ma-purify yung ginto, dadaan dapat yan sa mainit na apoy. Ayan, apoy, sa apoy. Na kung saan ang melting point ng gold ay 1,000 plus degrees centigrade. So, sa ganung init, ang kumukulong tubig po ay 100 degrees centigrade. So, makasampu o maka-11 times na ulit ng init, bago maabot mo yung melting point ng ginto. So pinadadaan po yan sa apoy para ma-segregate yung mga ibang metal at yung mga impurities ay maalis up to more than 1,500 degrees centigrade. So ganun po katinding init para mahiwalay, para makuha po yung gustong mangyari na magkaroon po ng 24 carats gold, yung pure gold. Pag sinabi pong carats, caratage, ay siya po yung nagme-measure ng purity ng ginto. Kaya po, pagka meron po kayong 24 carats gold, yan po yung puro. Purong ginto, lantay na ginto ang tawag dyan. So yun po yung sinasabi ni Peter, na mas mahalaga pa
kaysa doon sa pagmamanufacture ng purong ginto, yung tinest na pananampalataya. So, ibig sabihin, mas mahalaga kasi ang ginto mahal. Kung titingnan nyo dyan sa picture ulit, na ang isang bar ng ginto ay dyan ay tumitimbang po yan ng isang kilo, 1,000 grams. 1,000 grams is equals to 1 kilogram. So kapag ka isang gramo ay 2,980 para sa 24 carats gold, yan po ay naghahalaga ng almost 3 million, 2.98 million peso sa isang bar na ginto. Tinuloy mo, napakalaking pera. Mas malaki pa yung, mas mabigat pa yung perang papel kaysa dito sa ginto. Kaya mas marami ang nag-iimbak ng ginto, mas madaling i-deposito kasi mas malaki kagad yung value. So dito po, pinakikita po rito yung mahal ng ginto, precious ang ginto. Lalong-lalo na sa panahon ngayon kasi marami pong gamit ang ginto. So, inaano ni Peter na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay mas mahalaga pa. So, it is valuable, more precious than any gems or like gold. So, dito pinapakita sa ano na mahalaga. So, that is why mahalaga yung subukin yung ating mga pananampalataya. At dito naman sa kalawang bahagi po ng 1 Peter chapter 1 verse 7, ang sabi po rito, so when your faith remains strong through many trials, kung ang inyong pananampalataya ay mananatiling matatag sa kabila ng maraming mga pagsubok, ito ay magdudulot or it will bring you much praise, glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. So meaning, sa ikalawa ay it is revealing. Ano ibig sabihin ng it is revealing? Tulad po nung naging kapahayagan ni Peter doon sa ginto na makikita po natin dito sa larawan na kumikilang, nare-reveal yung kakinangan. Kasi dati noong raw material pa siya, hindi pa siya ganito kaningning. Subalit sa pagdaan sa mga proseso, pagdaan sa mga pagsubok o pagdurog, pagdaan sa apoy hanggang sa ma-purify, hanggang sa ito'y makitang pure gold o 24 carats gold, ito'y kumikinang, revealing. Ganon din po sa pagsubok ng pananampalataya. It will bring honor, glory, and praise pagdating ng kapahayagan ng Panginoong Jesucristo. Ano po yung praise? It is an expression of warm approval. Ano po yung glory? It is magnificence or great beauty. At itong honor, ito yung high respect. Pag sinabi mo yung honor, it is a reward pagdating ng araw. So, sabi sa verse 8, you love Him even though you have never seen Him. Sa ngayon po, kailangan natin munang magmahal sa Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Sa 1 John 5:3, if you love me, if loving God means keeping His commandments. Kung mahal niyo ako, sabi ng Panginoon, tutuparin niyo ang aking mga utos. At ang number 2 ay yung trust Him. Sinabi niya, even you do not see Him now, trust Him, magtiwala. Anong sabi naman sa John 20:29, kay Tomas, nung hindi siya naniniwala na hindi niya pa nakikita ang Panginoon, sabi niya, blessed are those who believe me without seeing me. Ngayon Tomas, naniniwala ka sapagkat ako'y nakita mo. Ang sabi niya, mapalad ang mga nagtitiwala kahit ako ay hindi nakikita. So, sabi naman sa, so, be truly glad. Sabi dun sa pangatlo, rejoice with a glorious, inexpressible joy. Sabi dito sa 1 Peter chapter 1, verse 6, so, be truly glad. There is a wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. Sa ang trials po, yung pagsubok dito sa ibabaw ng sa lupa, ay sabi ni Peter ay hindi naman matagal. Ha?
It is just a little while. No? Kaya sabi naman ni James chapter 1 verse 2, rejoice, no? And endure. Dear brothers and sisters, when your troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete. Ang sabi sa Hebrews chapter 10, verse 36, patient endurance is what you need now, so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He promised. So, kung doon dito sa lupa ay merong ginto na nililinang sa ngayon, minimina sa ngayon, meron kayang ginto sa langit, mga kapatid? Meron kayang pure gold doon? Tingnan natin, sabi sa Revelation 21 verse 21, the 12 gates were made of pearls, each gate from a single pearl. And the main street, ito yung bagong Jerusalem, ang main street, yung kalsada was pure gold. Kalsada lang yun. As clear as glass. Dito, ang isang bar na ginto ay almost 3 million doon. Kalsadang ginto ang aapakan, mga kapatid. So, kung gusto nyong makita ito, tayo ay magtatagumpay sa pagsubok kung tayo ay naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Masubok po tayo. Abangan po natin ang pagsubok sa buhay. Consider it pure joy pag ito ay dumating. God bless you po.